Ilang years po bago lumala po ang lung cancer at gaano ka-importante ang early screening? Kasi minsan parang yung iba tumigil na po sa paninigarilyo many years ago, no? Pero gaano katagal until talagang mawala na yung effect po ng paninigarilyo? Thank you po, Dr. Arthur. Thank you, Ma'am Jackie. So, yun nga, dun sa question na yun, so early screening, so guidance for early screening around the world, sa buong mundo po talaga, is at age of 50 years old, pag napatak ng 50, 50 years old, pag naninigarilyo sila ng more than 20 pack years, when you say 20 pack years, ito ay naninigarilyo siya ng 20 sticks a day, isang kaha yun. Di ba, ang bagong kaha natin ngayon, di ba, sa isang kaha, 10 na lang laman. Pero sa mga lumang dati kasi talaga yung mga isang kaha, 20 ang laman. So, yun yung pack years. So, isang pack, ang laman ay 20 na cigarette. Tapos, naninigarilyo siya ng 20 sticks or isang kaha nun, araw-araw for 20 years, warrants or kailangan siya talaga mag-screening. Sabi, malakas talaga yung manigarilyo. Or, kung hindi ganon, let's say nakakasampu siya, nakakasampung sticks, so kalahati ng pack yun, for 40 years. So, ganun kalakas manigarilyo talagang kailangan niya magpa-screening. Ngayon, let's say tumigil siya ng 15 years. Less than 15 years, kailangan pa rin. Even actually, we personally, if more than 15 years na tumigil pa rin, I really advise pa rin na magpasuri pa rin siya if really heavy smoker siya of that amount ng sigarilyo. So, because smoking can cause lung injury. So, in essence kasi, when it comes to cancer patients, no, in any organ for that matter, if namaga ang it continues ang pamamaga or binigyan niyo siya ng parang irritant or yung parang foreign material na nagdo sa isang organ natin at namaga yung organ na yon, continuously kasi ang katawan natin nag-a-adapt, so nag-mutate yan, it can cause pa rin other yung kung may normal na, for example, yung isipin na lang natin parang balat natin, kung continuous ka nag-work ka, for example, nagmamartilyo ko lagi, naging carpenter ko, di ba, kumakapal po yung balat ng kamay. So parang ganun din yung baga natin, the more na merong injury, more irritant, more factor na nagpo-cause ng irritant, nag-a-adapt kasi ang baga natin. So yung because of that inflammation, pwedeng maging cancer yan. As of the fact na, for example, yung mga COPD, yung mga chronic smokers, at saka yung mga even asthma, since they have a hyperreactive airway, so mabilis po prone silang mamaga yung baga, they can actually are risk also, no, to having some kind of a problem. May mga nagka-tuberculosis, so nagkaroon ng infection na magayong baga nila. So in the future, no, we really advise them also to do routine check-up pa rin, no, just to see, no, baka minsan kasi sometimes namamask tong dating tuberculosis, cancer na pala minsan, no. So that's why those who have previously had tuberculosis, we advise them to do follow-ups with their doctors as well. Hindi ibig sabihin nagamot na sila, okay na yon. Sometimes hindi lahat. Sometimes nag-e-evolve 'yon, no? Yung infection na 'yun dati, pwedeng mamaga 'yon. In the future, it could lead to cancer, no? But not all the time. Yun nga lang. That's why kailangan talaga continuous din yung pagkonsulta niyo sa doctor niyo sa kung sino pa 'yung nagpapagamot.